Good morning everyone. Good morning YouTube. Aga ko nagising. Mga 5 a.m. nagising na ako. Siyempre, wala ka naman unang gagawin. Magdadasal ka muna. Pasalamat ka sa Diyos. Masarap magising ng katatapos mo lang magdasal. Kikilos ka. Sarap. Kagabi, hindi ako masyadong nakapagdasal. Natulog na ako agad. Nagising ako sa panaginip. Alam niyo, ang panaginip ay isang isiping pang-araw-araw ng ating buhay. Ang panaginip ay isang pangitain sa mga darating sa ating buhay. Ang panaginip ay isang kapaguran sa buhay na naiisip mo. Ang panaginip ay isang bagay na sumama sa iyong pagtulog. Naisip mo siya. Ang panaginip ay may malayong lugar kang pinuntahan. Ang panaginip ay nandun sa itaas ka nang galing. Ang panaginip ay doon ka nagpunta. Ang panaginip ay nagpapaalala. Ang panaginip ay walang kwenta. Ang panaginip ay isang isiping patay na. Ang panaginip ay isang wala lang. Ang panaginip ay isang ewan. Ang panaginip ay sa kapaguran mo. Ang panaginip ay sa mga napag-usapan nyo nung ikaw ay gising. Yan ang mga assessment ko sa panaginip ng buhay na sumasagi kapag tayo natutulog na, umaalis ang lupang katawan. Anyway, for example, umaalis yan. Lumulutang, lumalakbay. Meron naman na pagtulog mo, hindi umaalis ang panaginip, hindi umaalis ang kaluluwa mo sa sarili mong katawan. Hang up lang, hang up. May panaginip na lumalayo ang kaluluwa mo. May panaginip na andyan lang siya. May panaginip na bumababa ka. May panaginip na umiiyak ka. May panaginip na ang saya-saya mo. May panaginip na nakikipag-sex ka. May panaginip na ang dami mong pera. May panaginip na mga taong patay na kakasama mo. May panaginip na hindi mo maipaliwanag. Ngunit ang lahat ng bagay yan ay walang makapagpapaliwanag kundi ang Diyos lamang. Ayos. Nanaginip ako mga taong patay na kasama ko. Nanaginip ako mga taong buhay na kasama ko. Nanaginip ako kaaway ko na panaginipan ko. Kinaiinisan ko. Mga mahal mo sa buhay. Halos sari-sari, parang pakbet, parang kari-kari ang panaginip kapag ikaw ay natutulog. Maraming kwento ang buhay, mas maraming kwento kapag natutulog ka na. Kaya ang patay at ang natutulog ay pareho lang ang kaisipan. Mga inisip mo sa buong araw ng buhay mo, pumasok sa iyo, pagtulog mo, sumama at nakasama mo. Babalik ulit ang kaluluwa mo, hihiga ka na naman ulit. Yan ang istorya ng panaginip. Ang panaginip ay isang isipin ng tulog. Tulog ka, mananaginip ka. Pero that's all, you know. I don't like to give the meaning of the dreams when you sleep. I don't like to explain. I don't like to remember always. I keep in mind when I sleep already, okay? That's bullshit. That's erase everyone. Erase mo sa isip mo. Kasi hanggat nandyan yung panaginip sa isip mo, magbablock eh. Mag-i-stack up ka. Hindi gagalaw na maganda yung isip mo, kailangan manis. Kaya nga, ang isip natin ay kailangan mong i-refresh. Kumbaga sa cellphone, parang i-update mo na. Kumbaga sa reformat. Nire-reformat ang isip lagi, nire-reformat yan. Kailangan i-finoflow. Pero higit sa lahat, ang puso kailangan punuin ng malinis na bagay sa loob ng puso. Kailangan ang puso at isip ay magkatsyam. Okay.
Yan lang ang aking masasabi sa araw at oras na to, July 30, 2021, 6:45 a.m. na nanaginip ako, panaginipan ko nanay ko, etc. blah blah blah. It's a reminder lang yan. Kaya dapat lagi tayong handa, lagi tayong fresh, higit sa lahat, lagi mong kausap ang Diyos sa buhay mo. Yan ang nakapagbibigay ng relaxation, Holy Spirit of the Lord Jesus Christ, Panginoong Jesucristo. Yan lang ang magbibigay sa atin ng lakas. Okay na rin na hindi mo siya naaalala dahil busy ka sa mabuting gawa. Ibig sabihin, sumasamba ka sa Kanya. Pag gumagawa ka na mabuti, sumasamba ka sa Kanya. Pero once na gumawa ka na pagsamba ang gawang mabuti, minsan nagkakasablay. May mga bad spirit na pumapasok sa iyo, nagkakamali ka. Tama ba kahapon, gumawa ako ng motor ang ayos ang gawa ko, biglang nag-shutdown, nagkamali-mali ako. Nagmumura ako, galit na galit ako. Kaya nga, sorry Lord, Panginoon Jesus, patawarin po ako, nagkamali ako. Pero sa likod ng mga bagay na yan, sa pagharap ko ulit, pinabago ko. I always fresh in my life. Kaya nga, tayo, naliligo tayo. Kada ligo natin, napabautismuhan tayo sa tubig, lumilinis ang ating katawan, pati ang isip natin. Ayan na naman, nagloloko na naman ng... Ayun, nagloloko eh. Nagsasabi siya ng, your storage is running low. Okay, thank you very much. Last vlog, it's not a last vlog. Mamaya ulit, sasabihin ko lang sa inyo, kapag naligo ka na, nabautismuhan ka na, luminis ka na, pag natuyo ka na, umpisa ka na naman gumawa ng kasalanan, kaya puro mabuti lang ang gawin mo para pag naglinis ka, konti lang ang kasalanan mo. Spiritual topic tayo, panaginip ang ating topic sa umagang ito, dahil lahat tayo natulog, lahat tayo nagising, makakapanood ng vlog ko, subscribe ka sa channel ko, madidinig mo ang panaginip mo kung ano. Kaya huwag mong bigyan ng halaga o anumang bagay ang panaginip, sapagkat yan eh, isipin ng isang taong patay at ng taong tulog. Eh kung gising ka na, isipin mo yung panaginip mo, di walang mangyayari, di ba? It's a bullshit, man. Why are you entertaining your dreams in your wake up early in the morning? Why are you not move on and do what do you want in your life? Because that's the goal of life of people, right? Good word every day and praise to the Lord Jesus Christ. Amen. Ganun lang ho yun, okay? Salamat sa inyo. Sana maintindihan nyo mga vlogs ko. Sana sumunod kayo lagi. Huwag kayong mailay. Kakaiba ang vlog ko. Ako ang nag-iisang vlogger sa mundo at ang baguang vlogger na kakaiba, walang kapareho. Wala ho akong kapareho, nag-iisa ako. Sa totoo nga lang ho, marami nang nag-a-idol sa akin. Idolatry. Marami nang kumukopya ng estilo ng vlog ko, pero okay lang yun kasi gawang mabuti. Basta mabuti, okay lang. Masasama sa panaginip mo yung vlog. Pero ako, hindi pa ako nananaginip na nagpa-vlog ako. Iintayin ko yan, darating po yan. Okay, yung panaginip natin, kailangan lagi nating intindihin, kailangan lagi nating unawain. Alisin pagkagising ka na. Pag matutulog ka lang, aalala mo yan. Thank you very much. Bara-bara vlog. Shout out. Yo, my man. Thank you. Bye-bye.